sakto eh, no, pagka-broadcast mo, yeah. Tawa ni Mien yung naririnig ko. Oo, maraming gano'n. Kaya siguro walang nanonood sa YouTube. Kasi pagka-play nila, tawa natin yung naririnig. Or, na ituloy. Akala nila nagsasayang na tayo ng oras. Nagtatawanan. Sayang natin ang kanilang mga oras. Ayan, dito, live po kayo mag-alala. Ayan, live na. Yay. Hi. Yay, live. Wala. Wala pa. Teka, tayo tayo. Ayan, may one viewer. Ako ba yun? Ako. Si Mien. Wala, ikaw yun. Ako. Ako yun. Ayan, two. Ako tayong dalawa. Pagiging three. Oh, di ba? Nag-hi pa ako. Okay. Ang kapal na mukha mo mag-high. Mag-high sa sarili mo. Mag-high sa sarili. Like mo, comment mo. Ayan. Hi! Yeah. Ayan. Hello, magandang yan. Gabi po. Buhay pa po kami. Evening. Hindi pa nawawala. Hindi pa po kami pinasalvage. Oo, ayaw o nga, no? Makakala nila natakot tayo dun sa ano. Sa Eme. Sa Papa Salvage. Dahil nagkikwento tayo kung saan ng 20th episode. So, hello. Oo. Welcome sa 19th episode natin. Yay! 19! Kumabot tayo ng 19. 19 na. Akalain mo yun. Yes. Ganun lang. Hi! Si Mem. Si Rose. Ayan. Hello. Yun. Magandang gabi sa mga nanonood. Si Rose. Luma na yan, alam na niya yung kwento. Pero para dun sa mga ano, sa mga bago manonood. Yes. So, ito po yung daldalang may matututunan kung saan tumadaldal lang tayo. May matututunan. Pero sigurado may matututunan. Ayan. So, ano ba yung topic natin for today is about sa pag-usapan natin yung 5 types of people to watch out for in your freelancing career. Kasi kahit saan naman meron yan eh, 'di ba? Yung i-watch out mo, yung beware of this, ganyan. So, para iwas tayo sa mga scam agad, hindi. Para iwas tayo sa negativity na lang. Sige, i-ano natin. Positive scripting tayo. Yes. Iwas tayo sa heartache. Charot. Yes. Heartaches? Iwas tayo. Disappointment. Pagbuhin ko. Disappointment. Okay na. So, improving ka na kasi may yakap-yakap kang ano. Ano ba yakap-yakap mo na yan? Oh, ladybug. Ladybug ba yan? E di ladybug. Siyempre. Oh, ayan. So, yun. Para iwas tayo sa mga sakit sa ulo and sakit sa puso sa freelancing, iwasan natin yung mga ganitong tao. So, hindi tayo mag, ano ba to? Disclaimer lang na hindi tayo magpapatama, walang panama dito. In general lang na i-open lang natin yung ano, utak. I-discuss lang natin para alam nyo rin. I-open natin yung utak. Pwede mong ice muna. Pwede ice muna, tapos brain, tapos puso. Ano ba yun? Literal na translate. Hindi, ano. Buksan ang mga isip, ayan. Buksan ang isipan, ayan. Para lang ano, kasi syempre, kapag hindi ka familiar, hindi mo naman alam, malamang, no? Hindi ka familiar. Lalo na sa mga bago, no? Sa mga bago na nag-freelance. Kasi bago ka, parang gullible ka, di ba? So, syempre, may mga luma rin na gullible. Pero yun, pag-usapan nga natin para kung sakaling ma-encounter nyo, meron kayong pwede nyong pag-isipan kung totoo ba to or baka kasama to dun sa na-discuss noon, ganun. So, hi Mary Rose. Parang ngayon kaya nakita ano, yung name niya. At saka, hindi lang naman sa pagiging gullible or what. Pag kasi bago ka, hindi mo pa alam i-filter yung mga dapat i-filter kasi hindi mo pa na-experience yung ups and downs eh ng freelancing. So, lalo na, kung napakuang ka ng mga magagandang bagay para lang mag-freelance, totoo yung sinasabi ni Reye na minsan dahil bago, excited, walang filter. Oo. Kasi kahit naman tayong tatlo eh.
Yes. Guides down ka kasi kapag bago ka eh. Yes. Ako, ganyan ako tsaka dati. Tsaka lalo na kung yung ad na nakita mo. Parang welcome mo lahat. Pa. Kaya yung pag maganda. Yung, anong tawag dito, ma'am? Madam, yung kung yung nakapagpa-enganyo sa'yo mag-start ng freelancing is yung mga, kunwari nga, yung work for 3 hours, tapos earn 6 digits, ganon. So, syempre, magiging, hindi ka mag, paano ba to? Medyo zero doubts ka kapag may nagtanong sa'yo. Ay, kapag may nag-offer, kapag may ganyan. So, hindi mo masabi kung too good to be true ba siya, kung kailangan mo ba mag-worry. Hindi na set yung tamang expectation. Oo, yun. So, yun, oh, para pala doon sa mga bago, sa mga bago, baka lang nagtataka sila, sino ba itong siraulong tatlong to, at ano ang mga key nila na magsasalita ng ganito. Sige, intro lang tayo, anong ginagawa natin, tsaka gano'n na tayo katagal na freelancer. Baka lang kasi may naliligaw eh, alam mo na. Para lang din tayo. Oo, ano tagal na nating nawala, no? So, oo, isang buwan tayo wala eh. Lang tayo. Oo, mag-short intro lang tayo, pero pwede nyo balikan yung episode 1 para dun sa intro naming 5 minutes. 5 minutes! Singhaba ng resume ko, 9 pages, ganun. Mauna ka, dahil naka-sleeveless ka eh. Yes! Hindi ako naka-sleeveless, naka-duster ako. Ayun. Ah, okay. Freelancing. Wala naman. 3 years in freelancing, 6 years in real estate. US real estate business. Ayun. Yun lang. Pwede ba, Ben? Nakakabuisip. Walang masyadong crowd. Ano ba? Nagkakilala alam tayo, di ba, ano? Nagkakilala tayo sa bootcamp. Oo, sa isang freelancing kineme bootcamp. Kami, doon kami nagkakilala ni Nizza. Mga 3 years ago. Ah, 3 years na ba? Mm-hmm. Si Jeff naman, nakilala pa. Dati siyang training manager. So, manager siya ng trainer namin noon. Tapos ako, bagong, parang trainee empleyado sa isang call center. Tapos yun. Eh, nagkamaklaan na. Yun na. Oh, there you go. Okay, tapos so ako naman, ako si Jeff. Freelancer ako, online freelancer ako since 3 years din ago. 3 years, 2016 ako officially nagsimulang mag-freelance online. Pero freelancing sa local market as a trainer and a college lecturer mga 6 years ago. So yun. Si Nizza nagsimula ito kasi pinakiusapan ako ni Nizza na sumama sa kinemehan niya. Sa mga reklamo kasi ganun. Favor lang talaga to ng isang beses. Ewan ko ba, ba't 19? Bakit umabot ng 19? Tapos nagsakitan pa tayo nung episode 12. Nakakatawa. So ano kasi to? So explain din natin dun sa mga bagong manonood. Ano kasi, parang nag-start to dahil sa isang rant. Dahil rant siya, parang pinag-uusapan namin siya sa chat, ganyan-ganyan. So, instead of kami lang yung nag-uusapin, instead of puro negative lang, ginawa namin siyang parang podcast nga dapat noon eh, walang video. So, ginawa namin siyang parang podcast na pinag-uusapan yun, but gagawin natin siya into, tataturn natin siya into positive, gagawin natin siyang tip. Parang learning opportunity. Mag-raise ng awareness din, ganun. So, ganun siya nag-start. Tapos, eventually, nagkaroon ng episodes, hanggang episode 19 na tayo today. At may kasama ng video, in fairness. Yes! Kaya po nanganganib na yung mga buhay na namin. Namin to. Sayang kasi pinabayad namin. Siya, so, ginamit namin. Kami dito sa BeLive na to. So, gamitin na natin siya every week. So, every Friday talaga to, pero na-stop tayo ng parang isang buwan, nagkasunod-sunod yung ano. Mga bagay. Absent. Kasi nag-sideline kasi si Mien. Nag-sideline kasi ako sa construction. Kaya ano. Nag-muson ka. Oo. So, nagtobera, nagpintor. Pahanap na lang po sa YouTubes na mga earlier episode namin. Nasa YouTube kami.
Kung gusto niyo makalaman yung mga una namin pinag-usapan. Fetch niyo lang yung dalawang lalabas na yun. Wala ba ibang may kain? Nizza Mataray. Hanapin niyo yun. Nandun yun lahat. Tsaka ano, maglalabas din tayo ng highlights. Kasi baka yung iba... Ay, wow! Highlights! Sa kalain mo yun? Highlights sa buhok. Highlights for today's episode. Kasi ang collarbone ni Rhea. Kasi wala sabihin ko sana kaminsan. Sasabihin ko sana minsan, hindi pala. Madalas pala kasi, puro kami tawa. So, umpisa pala ng video, tawa na kami ng tawa. Pero, sigurado naman ako na meron namang matututunan eventually. So, eventually harap lang sa talaga. Video. So, harap lang talaga kami pati. Lang talaga. So, para manalig mga, lang po kayo. Nagtataka. Ano, sabihin niyo sabi nga bad day na ayaw ng tawa. Para hindi sa inyo yung highlights. Maglabas tayo. Oh, pag inalis kasi natin yung part na yun, hindi na siya magiging natural. At saka hindi na siya magiging... Eto kami. So, yun yung aim natin. So, parang, eto lang kami. Hindi siya scripted, hindi siya for fame, hindi siya for money, hindi siya for anything. Talagang nagdala lang kami. Anong for money? Magkano yung binibigay natin kada buwan? Anong for money pinagsasabi mo dyan? For money. Talaga nababayan pa talaga kami para lang makadaldala. No? So... Makadaldal lang. Makadaldal lang. Nagbabayad kami. So, kung may value kayong natututunan, samahan nyo kami every Friday. Ayun. Kung wala, huwag. Okay. So, nanakot pa. Kung wala, huwag. Huwag na lang. Ayun. So, nakuha pang manakot. Kung ayun lang. So, ito kami. Yung experiences namin and yung mga kwento namin. Meron namang sinishare lang din namin para makatulong kung meron ma-reach ayun. So, in-encourage din namin kayo na yes. Mm-mm. So, in-encourage din namin yun. Kayo na kung mali nyo, may mapulot kayong aral. Comments, ganyan. Mm-mm. So, yun. Pag-usapan natin yung 5 types of people. So, start tayo sa 1. Una. Siyempre, yung yes, yung first natin na type of person, people. Yung mga tao na nag-o-offer ng too good to be true na job and courses. So, yun. So, nagkalat yan eh. Sa Facebook, nagkalat yan. Makikita nyo yan sa mga timelines nyo. Yung online Chuchu Academy, earn 6 digits for 3 hours. Mga ganon, yung mga nagpepedel or nagbebenta, yung mga sinasabi nilang tried and tested methods nila para yumaman. No? Sa akin kasi, ano yan, nag-agree kaming tatlo dyan. Ang parati naming reminder is, if it's too good to be true, malamang sa hindi, hindi totoo. Oo, kasi ang binibenta nila, di ba, Nizza at Chakare, ang binibenta nila is yung madali ang yaman. Na sino ba naman ang ayaw yumaman? Tapos yayaman ka pa ng mabilisan. Sino ang ayaw nun? Pero alam natin, alam naman natin yan na ang perang kinita ng madalian, nawawala ng madalian, tsaka hindi nagtatagal. Mabilis din mawala. Yes. Oo, so naniniwala kasi kami na sa freelancing, lalo sa freelancing, mas maganda kung mag-start ka ng foundation mo. So, walang masama mag-start ng mababa. Okay, syempre kung mag-start ka na agad ng mataas. Pero, walang masama mag-start ng mababa kung gagawin mo siyang stepping stone para mabuo mo yung mga skills mo. Instead of magko-course ka, thinking na after nung course, mataas na agad yung rate mo. So, disclaimer lang din, hindi yung mga coaches, yung mga courses, hindi yan guarantee na after yung siyang makuha is yayaman na kayo. So, hindi siya pinto para ano, hindi siya pinto para maging mataas yung rate nyo, hindi siya pinto para dumami yung clients nyo. Kasi, nasa sa inyo pa rin naman yun eh. So, actually, ayun. Discuss na natin yan ng in-depth nung episode 12 nung nagka-copy. Wow, alam niya yung number. Kasi yung nagka-copy
kalimutan tayo, di ba? Kayong episode 12. Sa kawalaan ng password. Nanalapak pa na Jeff nun eh, di ba? Si Nizza nga, ligayang-ligaya, nagsasasayaw na lang eh. Kaya ka naman walang kasi password. Kasi gutom na siya. Tumigil lang tayo nung may pagkain eh. Pero paano ba natin malalaman? Ano ba yung mga tips natin para malaman kung yung isang offer is too good to be true or medyo imposible? Lalo na for freelancers na kasi simula lang. Ako pag sinabing ano, wala kang gagawin or wala kang masyadong gagawin. Hindi mahirapan, madali lang. Easy job, oh, kasi, pero ganun malaki yung sweldo. Parang hindi ko na siya masyadong ano. Ako kasi hindi naniniwaan. Ako kasi, alam natin yan tatlo kasi nagsimula tayo nang walang nagtuturo sa atin eh. Ng freelancing eh. Nagsimula tayong tatlo na kapakapa lang eh. So, pray na lang na tama yung natututunan mo. Parang, o tama yung ginagawa mo. Puro bahala na pumatik tayo. O, bago ka pumindot ng submit, mag-sign of the cross ka muna, mga ganun. Kasi sa akin talaga, walang kasi trabahong madali. Oo. Kasi pag madali yun, tatama rin ka rin eh. Parang sige, Ray, ano sasabihin mo? Yung buhay mo. Ay, sorry, ma'am. Ano, nag-attempt din ako na matuto sa ibang avenue by paying for a bootcamp, kineme. Doon na doon ko nga nakilala si Nizza. And yun yung masasabi ko na parang buhay na patotoo sa akin. Sa akin na. Buhay na patotoo. I can only speak for myself. So yun yung buhay na patotoo sa akin na hindi siya nag-work. Kasi ine-expect kong matututunan ko, hindi ko nakuha. Doon sa... Oh, may napulot akong tips na mga inspiraso. Pero yung goal ko kung bakit ako nagbayad ng entrance and ng para makapag-participate doon sa bootcamp na yun, hindi ko siya nakuha. Dapat yun. Binigay mo na lang sa akin yung binayad mo. Nagkamit ko, hindi ako pumunta doon at nagsayang ako. Wala kami honorarium doon. Sabi may honorarium kami pag nagsalita. Wala man, may payong lang kami. Gaga, yun na yung honorarium nyo, payong. Huwag ka masyadong demanding. Pilingera kasi, no? And ayun. So, feeling ko kasi nga, hindi naman sa lahat, ha? Pero yung mga ganyan kasi, once na yung ad nila is about yung agad mong makukuha yung money mo, yung introduction din nila and yung kwento nila doon sa loob mismo ng course is yung kwita nila. So, sabihin nila $50 per hour na ako, ganyan, ganito yung nagagawa ko sa buhay ko, ganito lang yung tinatrabaho ko, ganun. Pero hindi nila ituturo kung paano. Feeling ko yun yung gustong malaman mo, madam, noon, di ba? Paano mo gagawin? Kasi, kasi kahit ako nagulat ako, yung mga kasama ko, parang nagkwento lang sila ng rags to riches stories nila, 'di ba? Yung mga MMK stories nila. 'Yun yung kinuwento nila. Oo. So, syempre yung mga nagpunta doon para malaman kung paano hindi nila na kuha yung gusto nila. Gusto ko malaman eh kung paano kasi nag-start ako as under an agency or under a VA company. Ang gusto kong malaman, paano mag-transition into someone independent on my own na maging isang freelancer. Kasi syempre, nag-start ako agency eh. So, nandun yung nasa ilalim ka pa ng jurisdiction ng ibang tao or ng isang kumpanya. Eh, gusto wow, big word! Jurisdiction! Yes. Huwag mo nang pa-spell. Next topic. Ayun. So, yung mga too good to be true na courses, ito yung mga nag-o-offer ng madaling solusyon or konti at madaling knowledge sa ganitong halaga na matututunan mo lahat ng secrets into freelancing. Mm-hmm. Walang maraming secrets masyado. Oo, masyado. Kahit ako naniniwala na may secret eh. Parang hindi ako naniniwala na there is a secret to freelancing. Actually, isa lang naman eh. Isa lang naman ang secret sa freelancing, hard work. Yun lang naman And ako naniniwala ako, and I think the three of us will agree na pag nagsimula ka talagang mag-isa, yung solo freelancer ka, mahirap talaga siya, hindi siya madali. So anyone na magsasabi sa inyo na madaling magsimula mag-freelance,
is actually lying to you. Mahirap magsimula. Yung transition, hindi ako nananakot ha, and I think Nisa and Rhea will agree to me, yung with me rather na, yung pag-transition mo from whether employee ka or business person, tapos magiging freelancer ka, providing service to other people, mahirap siya, hindi siya madali. May mga kasama siyang challenges. Pero it can be done. Tama ba ako? Hindi rin naman natin din credit yung mga ano ha, kasi meron mga ilang piraso, hindi to bumubuo ng majority ng population, pero may mga ilang piraso na talagang masaswerte na pak, nandun sila sa right place, sa right time, saktong sila yung na madali, online. So, agad-agad, nakakuha sila ng ganitong opportunity na hindi na, hindi na nila dinaanan yung magpapasa. Kadaanan natin mapapasa. Tatlo. Oo. So, meron tayo mga taong sinwerte na gano'n, pero hindi siya gano'n ka-common. It just happened na they're at the right time, at the right place, and they know what to say. Mm-hmm. So, siguro i-conclude na natin tong number one, kasi number one pa lang pala tayo. So, yung, di ba, nandun tayo sa mga courses. Nandun pa rin ba tayo sa ano, anything na too good to be true? Na... Anything. So, hindi lang siya coaches, hindi lang siya courses, even job offers na ayun, imposible. Ayun, yun pa dyan. Yun. Mm-hmm. Yung mga ano, masyadong mataas na offer for a simple job or simple task. Yan, medyo maging cautious lalo tayo dyan. Lalo kung sasabihin nilang wala ka namang gagawin masyado. Ganun. True. So, ganun click lang. Click lang. Pati yung sa ano. Ayun, sige, ikaw muna. Hindi, paayad na kasi sa ayun, hindi naman kasi sa nananakot ka or what. O gusto natin ng kung saan hindi tayo masyadong mahihirapan pero gusto natin kumita ng malaki. Ano, normal naman sa atin yung lahat eh, hanggat mapapadali natin, why not, di ba? Hanggat may mas madali, why not? Pero pag na alam mong hindi nagwe-way yung sweldo sa trabaho, maging cautious ka na, maging vigilant tapos, ka na. Tapos, beginner ka pa lang, di ba, na wala ka pang napapatunayan na correct. Expertise sa isang field, ganun. Siyempre, magdududa ka na. Kahit sinong client, siyempre, hindi naman siya magta-trust doon sa isang tao na wala pang expertise sa isang, or wala pang napapatunayan, di ba? So, hindi tayo nagde-devalue ng kahit sino, pero, kung galing ka sa corporate, tapos pupunta ka dito, most probably start from zero ka. Kasi yung iba, hindi mo talaga magagamit. Kahit na, sabi natin, 20 years ka nagtatrabaho sa office, hindi siya ganun kabigat na value sa online unless super relevant siya. Very specific yung, yung skill. Bawa, developer ka sa isang kumpanya for 20 years, tapos mag-freelance ka sa developer. Siyempre, very, very relevant yun. Sinagaroon ako na experience na ganyan na too good to be too good. May nagahanap ng EA. So, ako naman yung na-playan ko. Tapos, ang $12 lang yung bined ko sa kanya. Tapos sabi niya, with your credentials, parang you deserve to be paid $25 per hour. So, ako naman, oh my God, $25 per hour. Eh, bago pa lang ako nun. So, sige. Aba, si kuya, te. Si meme. Ang gusto pala, sexy chat with it. Wow, ang ganda. Ang ganda, ganda. May nag-alok ng sexy chat. Oh my God. Diba, diba, meron pa yung gusto niya makita yung paa mo? Meron, diba? Si Bokolo. Te, meme, gusto mo nga ano? Although kaya mo pero wag. Hindi ko kinayat eh. Kahit walang camera pa yun, basta chat lang. So ayoko talaga. Hindi kinaya ng aking sikmura. So yun. At saka sure ka ba na babayaran ka $25 per hour? Baka after mo makipag-chat ng isang linggo at makipagbastusan sa kanya, bigla lang siya maglaho, di ba? Wala pala. unless Upwork ka, no? Unless may screenshots. Wow, Upwork. Oh yeah, pero alam ko gusto nang gumalaw ni Nisa, pero isa lang, sa Upwork lang, wag din rin tatanggihan sa Upwork, sabi natin too good to be true, pero kasi may mga job na legit, for example, nung bago pa ako, may nakita akong job
assistant ng porn star. So, parang ite-text mo si porn star, oy bakla, gising na, e-emehin ka ngayon, punta ka sa ganite, ang e-eme sa'yo, si ganite. In-applyan ko yun. As in-applyan ko yun. Nasad nga ako, hindi ko nakuha. Kasi di ba parang ang interesting lang na ang boss mo, porn star, tapos gigisingin mo, bakla, oh, nag-vitamins ka na ba? Naglinis ka na ba ng eme mo? Kasi e-emehin ka today. Mga ganin, di ba? So, may mga job. Sa Upwork yun. So, alam mo, legit yun. So, hindi kasi yung sa akin naman, ang position na in-offer niya, EA, tapos yung pala, sa isang platform. So, parang, ang offer niyang trabaho, EA, tapos biglang during the conversation, nagtatanong na ako about task, yun na, doon na napunta. Isa pala niya, landian. Meron, oo. So, meron din talaga yung sinasabi niyong mga too good to be true na, kunwari, dream job, katulad ng sa akin, maglalaro. Maglalaro lang ako. Kakalaruin ko sila doon sa PUBG. Tapos, magbabantay ako ng Discord channel. Oo, mga ganun din naman. So, gamer, syempre, naglalaro ako, di ba? So, syempre, parang ang sarap-sarap ng trabaho yon. So, merong mga trabahong ganun talaga sa freelancing. But, syempre, hindi mo siya pwedeng i-expect agad-agad when you are starting pa lang. So, hindi mo siya talaga, kailangan mo maasahan. Rin talaga maging cautious sa ganun. Oo, like, tapos yung pang-end ko dito kasi, yung sa ano, sa mga courses and sa ibang mga bibilin. So, ano kasi, for me kasi, tulad ng isang kilong asin. Kung yung, isang sakto. So, ito, kung yung ano, kung yung panghatak nung course sa'yo is about money, parang medyo off na siya sa akin. So, para sa akin kasi, kung may binibenta ka, parang dapat meron kang sinosolve na problema nung ano, di ba? Nung binibentahan mo. So, hindi naman niya masabi kung ano yung ituturo niya sa'yo. Sinabi ba niya natuturuan ka niya mag-start ng freelancing? Di ba hindi? Sasabihin niya lang, I'll help you ganyan-ganyan. I'll help you earn. Ay, ano ba yun? I'll tell you my secret kung paano ako nag-earn ng ganito lang yung trabaho ko. So, wala siyang sinabing magtuturo siya sa'yo. Ang sabi niya lang sa'yo, magyayabang siya and magkikwento siya nung kung paano siya kumita, di ba? Mm-hmm. So, make sure na merong problem ka na masusolve nung bibilin mo. Tsaka be careful lang kasi na ma-address. Hindi ibig sabihin yung secrets nila gagana sa'yo. Remember, magkakaiba tayo ng tao, magkakaiba yung field natin. So, hindi ibig sabihin gumana sa kanila, gagana sa'yo. At hindi rin naman ibig sabihin na gumana sa kanila, hindi gagana sa'yo. Pero you have to understand that you are two different people. Kahit nga kaming tatlo eh. Kaya nga swak yung mga episodes namin. Kasi isang issue, marami kaming views kasi iba-iba yung field and yung nangyari sa amin doon sa issue na yon. So, yun ang ating first, baka nakakalimutan na sa sobrang daldal. Number one pa lang yun. Lagpas 8:30 na. So, okay lang na late tayo ng 8 minutes. Okay lang yan. Uh-oh. Remember, 1 month tayong okay. Wala. Okay. So, people ayan. Na nag-offer ng too good to be true job or course, yun yung number one. So, balik tayo. Punta na tayo sa number two. Ang number two is yung mga taong nagdi-disguise na tutulong tapos lalamangan ka lang pala. And marami din noon. Marami. Sa I mean, lahat. Meron yan sa lahat. Pero for freelancing. Pero for freelancing, i-qualify natin yung term na nanlalamang. Paano ba siya nangyayari sa freelancing, yung panlalamang na binabanggit natin? Specifically online freelancing. Yung pagsasubcontract yun, para sa akin ha. Yun, yung pagsasubcontract yes. Tapos masyadong mababa yung binabayad mo sa subcontractors mo. Be fair naman. Ano yung subcon? Sige. Ano yung subcon? Yung pagsasubcontract natin. Ako eh. Oo. Ayan, ikaw niya sa magpaliwanag. Kasi nagsasubcontract ha. Ako hindi eh. Hindi, ayun. So may ano, meron kang client. Tapos, for me, dapat alam nung client ha. Kunwari may client ka, tapos hindi mo na kaya yung
yung job niya. Parang subcontractor sa construction. May parang main developer, meron siyang mini developer under sa kanya. So, pero yung kausap ng client is yung may mini developer, unano. Mini developer. Hindi, ayun. So, kunwari, may client ako. Nagpapasulat siya ng ano, nagpapasulat siya ng limang ano, sabihin na natin 10 articles a week. Lima lang yung kaya ko. So, kausapin ko siya na pwede ko siyang i-subcontract sa team ko, ganon. Tapos ako na lang yung kausap mo. Basta alam ni client, ha. Ako na lang yung kausap mo. So, tatanggalin mo yung sakit sa ulo ng client na mag-hire ng isa pang writer or ng isa pang ano. Tapos ako, dahil pangalan ko yung nakaharap doon sa client, i-make sure ko na maayos yung pinapasa ng mga tao. Para siyang agency, pero hindi. Kasi, paano ba? Ang agency kasi usually meron siyang percentage, di ba? As long as may inaayos. Nakita ang agency eh. Oo. Every month may kita siyang percent doon sa kita nung ano. Dahil nga naman siya nag-ayos nung payroll, siya nag-ayos nung mga invoice na, ng tracker, ng siya nag-ahanap ng client. So, parang bayad lang din kay agency yon. So, sa subcontract, yung mga hindi mo na kaya, ipapasa mo sa iba. But, yung pangalan mo yung nakaharap doon sa client. So, merong ganito na, siguro sabihin natin dito yung mapanlamang, meron kasi ganitong mga kamote coaches na sasabihin nila, tuturuan kita mag-list sa, lalo na uso yung e-commerce, di ba? So, ituturuan ko kayo mag-product listing. Kailangan ko ng 50 na tao. Free lang to. Free course ito. Tuturuan ko kayo ganun. Pero tapos, ang yung walang kamatay ang dropshipping. Trabaho niya. Pinapagawa na pala niya yung trabaho niya dun sa client. So, tinuturuan niya kunwari, pero pinapagawa niya yung trabaho. So, saan napupunta yung bayad? Hindi niya binibigay doon sa gumawa. Binubulsa niya. Dahil nga, nagde-disguise siya as tumutulong doon sa mga gustong matuto. So, yun yung isang ano ko. Tapos yung isa pang beware na tao dun sa pinag-usapan na natin kanina, yung agency. Kung ikaw yung aayos, ikaw yung kakausap sa client, ikaw yung may nagbabayad ng time tracker, ikaw yung nagbibigay ng invoice sa client, at may usapan kayo nung tao, talagang okay lang sa'yo kumuha ng percent. Kasi ang laki nung nawawala sa iyo eh. Ang laking trabaho nung nawawala sa iyo eh. Yung paghahanap ng client, yung pag-aayos. Oo. Pero 'yun, dagdag natin yung mga tao na nagre-refer lang, wala silang karapatang kumuha sa inyo ng 10% every month. So, isama natin 'to kasi may ganun eh. Ng ganito dati. May nangyaring ganitong issue dati na ni-refer niya sa client niya yung tao. Tapos, ang role niya sa client is trainer siya. So, nasa trabaho niya talaga. Trainer. Nakukuha siya ng tao at ititrain niya doon sa client. So, habang tinitrain niya yung bagong tao na yon, binabayaran siya ni client. But siya, sabi niya, dahil tinitrain kita and ipapasok kita sa client ko, dapat bigyan ko ng 10% every month sa lahat ng sweldo mo. Hala? So, lahat? Lahat? Yes, lahat. Oh, lahat. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Hanggat employee. So, nag-aano pa siya. As in, may away sila sa chat na talagang fina-follow up pa niya. So, nakakatawa lang kasi wala ka naman ng effort eh, di ba? So, hindi, ang ginawa mo lang naman is tinrain mo siya, bayad ka naman dun sa pag-train sa kanya. Oh. Tapos wala ka namang ginagawa dahil direct na siya kay client direct siya kay client na nagtatrabaho. Tapos may isa pa siyang litanya, nakakatawa. May isa pa siyang litanya, sabi niya parang yung mag-asawa na yun, 40,000 a month na yung kita, hindi man lang nagbibigay sa akin. So, bakit, huh? 'Di ba? Siya ba yung gumising? Beneficiary ba ako na? So, siya ba yung bakit? Siya ba yung gumising at nagtatrabaho, di ba? So, para maningil? Maliban ako, pinagtitimplay niya.
Misa. Oo. Sige, maningilis siya. Hindi ko sabihin kung ano, kung wala ka namang ginawa, sila naman din yung nag-e-effort. Kahit na mag-train ka ng maraming tao, kung hindi naman sila mag-e-effort, hindi naman sila kikita niyan eh. So, yung effort nila for themselves, yun, talagang deserve nila. Yun dahil at saka, yung training mo ba, siguradong yun ang ginagamit nila sa trabahong pinagkakakitaan nila ngayon? Baka naman hindi. Ito, so, ano ang key mong maningil? Diba? Hindi kasi ganito ka? Yan eh. Parang ang mindset kasi nila dyan is, kung hindi sa akin, hindi mo makikilala yung client. So, tatanawin na umakit. Pero which is yun yung okay sa mga traits libre mo ko cheeseburger ganun okay diba? Yung habang buhay mo siyang sisingilin sa utang na loob. Mm-mm. Kasi kung gusto mong magbayad siya ng tumulong utang na loob, then pay it forward sa ibang tao, hindi yung sisingilin mo kasi sa iba na lang. Oo, very very wrong yun, yung isang pangit na culture natin, na aminin na natin na nasa culture natin yun, na mga Pilipino eh, na napakapangit. Yung habang buhay kang tatanaw ng utang na loob, as in forever na namatay ka na, pati mga anak mo, tatanaw pa rin ng utang na loob sa pinagkakautang. May napanood nga ako sa Tulfo niyan. Di ba napanood mo? Diba? Ano? Sa Tulfo. Kaya nga, di ba, bibigyan mo kami ng lemon ni Nizza? Ako nag-train sa'yo. Yes, oo. So, diba? Utang na loob. So, oo, kasi tinitinig ako ng utang na loob. Iwasan natin. Hindi, yun yung iwasan natin, na kahit na may utang na loob tayo, ini-refer lang naman tayo doon eh. So, kahit na mag-refer siya ng maraming tao, kung hindi ka naman mag-e-effort, eh, hindi naman siya, ay alam mo yun? Hindi ka naman makikita eh. Hindi makakaroon kung direct to client ka na. Mm-hmm. So, kung ginawa yung client mo, ka pa, hindi magsistay yung client. Correct. Hindi na naputol. Hindi na yun. Ayun. Nang parang kung hindi mo rin naman ginawa yung part mo as a freelancer, hindi naman magsistay din yung client sa'yo ng ganung katagal. So, hindi mo na utang na loob yun dun sa nag-refer sa'yo. Referral lang yung ginawa niya. And it's your, parang, it's sorry, on you na if the client stayed or not. So, hindi kasi I think, I think kasi marami din sa katulad natin na mga medyo seasoned na or minsan matagal na, mas matagal pa sa atin. Hindi ko nila lahat, pero meron din kasing mga ilan nila na ang kaligayahan ay mag-lurk, yung umikot-ikot sa social media, humanap ng mga bagong freelancers, tas yun talaga yung tinatarget nila. Yung mga bagong walang alam. Mm-mm. Yung talaga yung ano nila, yun yung kasi yun yung kaya nilang lokohin. Mm-mm. At hindi man lokohin, pero yun yung kaya nilang paikutin. Ang tip ko dito is, you never owe anyone anything. Wala kayong utang na loob kahit kanino, kahit sino. O pwedeng ipinakilala kayo, pero hindi ibig sabihin yung pagkakakilala sa inyo ay yung rason kung bakit ka natanggap. Kasi walang walang kliyente. Oo, true. Natanggap trust, lang eh. Oo. Trust me when I say, wala pa akong nakikilalang kliyente na nag-hire ng kahit sino, depende lang sa recommendation ng isang ibang ng isang freelancer. Wala pa akong nakikilalang ganun na sinabi ko. For example, ako, kirekomenda ko si Rhea. Sabi ko, let's say si Kevin, yung client ko. Kevin, this is my friend Rhea. She's very good. Hire him. Tapos sasabihin, "Oy Rhea, I'll hire you na. No questions asked kasi nirekomenda ka ni Jeff." Mm-hmm. Walang ganun. Lahat ng kliyente dadaan pa din sa interview process. So, tandaan natin, if you're new, wala kayong utang kanino. Wala kayong dapat bayaran kahit kanino. Kung makapal yung mukha niya at lagi niyang pinaparinig sa'yo, ilibre mo siya isang beses sa unang sweldo. Tapos? Bigyan mong burger. Tapos na. Wala nang hindi pwedeng monthly. Dalawa or tatlong tao na ipinasa ko kay client, tapos siya nang sabi, bahala ka na, ikaw na mag-hire. Tapos, walang problema. Walang problema kung ikaw mismo, masisiguro mo. Pero I don't think utang na loob ng tao
utang na loob ng tao sa isang tao kung paano siya magtrabaho. I mean, okay. Sige, hindi pinakilala mo. Yung isa pala, siningil. Actually, hanggang ngayon, yung sinusweldo niya sa akin lahat ng pupunta. Kasi si Dayor yun. Ayun, kilala ko yan. Kilala ko yan. Gaga ka. Kilala ko yan. Gaga ka. Yung ama ng ilang anak mo, gaga ka. Malamang sa'yo mapupunta, lukarit ka. Yan. So, charot meron lang. Akong kwento. Medyo close. Si Kevin din. Nalala ko si Kevin. A Kevin din yun sa'yo. Akin, Kevin from UK. Nag-refer kasi ako. From Amsterdam siya. So, ay, wow. Ano Amsterdam. Siya, pinakilala actually, yung client, ay, yung tao niya before, trainee ko dati. Tapos siya yung nagbigay ng client sa akin. So, hindi na niya kaya. So, yun yung sinasabi kong wag mag-burn ng bridge dahil umiikot lang yung mundo. Isipin mo, parang tinitrain ko siya dati tapos ngayon siya yung nagbigay ng client sa akin. So, hindi na niya kaya sa time kasi meron na siyang full-time. So, part-time lang si Kevin. Tapos, nirefer lang niya sa akin kasi nakapagsulat na ako ng article para kay Kevin. Hinar ako noon. Nung dating training. So, ang nangyari lang nun, nag-usap lang kami. Nung nag-usap kami ni Kevin, kinuwento niya sa akin yung kailangan niya, ganun. Tapos nung sinabi niya na parang nag-jive daw kami na nagustuhan niya, doon niya ako hinire. So, feeling ko, kahit na, syempre, may utang na loob ako kay ano, dahil ni-refer niya ako, but if hindi kami nag-jive ni Kevin nung nag-usap kami, wala rin yun. Hindi ako hihahire ni Kevin. So, thank you dahil pinakilala mo ko. Pero, syempre, yung mas malaking thank you, isa sa sarili mo, dahil ikaw yung nag-work hard. Ikaw yung nag-appear dun sa interview. Ikaw yung gumawa araw-araw. Ikaw yung gumigising. Ikaw yung nagtatrabaho. So, yun. Unless wala siyang ginagawa sa'yo na siya yung humahawak ng timesheet mo, siya yung nagbabayad ng apps, ng time tracker mo, siya yung nagbibigay ng update sa client. Unless wala siyang ginagawang ganun, wala ka dapat ibigay sa kanya monthly. Kung wala na siyang connection or wala na siyang partisipasyon dun sa task mo. Yes, oo. Wala. So, so, ganito lang yan. Since hindi mo control yung mga uugaliin ng mga tao, mga freelancers sa paligid mo, nagaganyan ka, ikaw na mismo, kung nararamdaman mo at alam mong ginaganyan ka ng kapwa mo freelancer, ikaw na yung mag-stand your ground mo na say no. Kapag hinihingan ka, say no, stand your ground. Kung alam mong ikaw naman yung naghihingan. O, huwag ka na magpapabuli. Oo. So, yun ang sinasabi namin sa inyo. Hindi nyo kailangan magbayad. Magandang trait kasi ng gaga ka. Maganda kasing trait ng freelancer yung marunong kang bumasa ng tao. I think matututunan mo rin siya as you freelance. Malalaman mo na kung sino yung maganda yung intentions, malalaman mo na kung sino yung alam mong medyo may maitim na balak. Oo. Kung meron ka na nun, I think magandang tip is sa freelancing is to trust your gut. You trust your instincts. Mm-mm. If your instinct trust tells your you na hindi tama, hindi tama. Trust your kilay. Pag tumataas na siya mag-isa, ay naku, alam mo na. So, ayun. So, yun yung second namin. Alam mo na, trust your kilay. Yes. Pag tumataas siya mag-isa, No. Ayan. So, iwasan natin yung mga tao na magde-disguise na tutulong sa'yo, pero yun pala, hihingan ka or lalamangan ka. Ayan. So, yun yung number two natin. Punta na tayo sa number three. Number three natin is yung mga tao na competition yung tingin sa'yo. So, hindi kasi healthy yan. Toxic yan eh. Oo. So, alam naman natin na huwag tayo mag-compare, ganyan. So, kami din kasi wala kaming pagko-comparean. So, pare-pareho lang kami mga baklang madadaldal. Mm-hmm. Pero, hindi, yung mga jobs namin walang compare. Madaldal, tapos may isang magugulatin. So, gugulatin mo lang, madaling kausap. Pag ginulat mo, binibigay lahat ng gusto.
So, ayun. So, pero, totoo yan, ano? Ulatin na yan. Pero, totoo yan. Toxic kasi I think, siya, eh. Isang madidiscover ng mga bagong freelancers ay yung malungkot pa, yung pinakamalungkot is ang pinaka-competitive na maki-encounter ninyo sa mga trabaho ninyo ay mga Pilipino din. Ah, ako, ewan ko sa inyo, Nizza or Rhea, pero ako kasi hindi pa ako nakaka-encounter ng ibang nationality na nakasing competitive ng mga Pilipino. Mm-hmm. And yun yung malungkot. Na minsan, kapwa mo pa Pilipino yung iba, ano. Ingitera na. Ingitera pa lang pala yung iba. Sa sobrang, hindi na siya competitive eh. Ano na kasi siya eh. Parang, alam niyo yung, yung parang, masyado silang takot mawalan ng espasyo sa mundo ng freelancing. So, ang only resort nila ay siraan ka. Lalo na kapag ikaw yung medyo umaangat-angat sa kliyente niyo. Kapag nasa isang workplace kayo or iisa yung Pag-iisa yung kliyente, totoo yan. So, importante na aware ka doon na akala mo na iwasan mo na yan sa trabaho. Sisiraan kasi, ka. Kasi, freelancer na ako. Bumutasan ka. Wala nang, ano, wala nang office meron politics, wala nang problema. Surprise, meron pa din siya sa freelancing. Mm-mm. And again, unfortunately, kapwa pa Pilipino natin yung mga ganun. Pero ako, ako rin, sa experience ko lang naman din to ha. Pero yung katulad ng sinabi mo, sa ibang bansa, yung mga ka-team ko noon, never ako nagkaroon ng problema sa ganyan. Yung parang pag absent ka, true, wala kang maririnig na absent siya kaya hindi ko nagawa. Ang ano do, nag-uunahan sila kung sino yung ano. Kung sino yung available, siya yung magtatrabaho. Oo, yung pinaka aim nung yung client ko noon, yung ginawa niya sa team namin, yung pinaka aim namin is to make the business run. Hindi to do your job. Kumbaga, kahit na yung job mo is ito lang, kung ito yung kailangan sa business, gagawin mo siya kasi yun yung main goal nyo. Hindi yung, ito lang yung pinagawa sa akin eh, ba't kita tutulungan? Kasalanan mo yun, umabsent ka eh. Di ba, Pinoy na Pinoy? So, yung kada, yung kada kilos may ano, yung kada kilos may perang katapat. Oo, bibilangan, yes, oo. May pera, hindi kikilos hanggat walang pera, hindi kikilos hanggat hindi, alam mo yun, hindi naka-metro. Si Madam ba to? Parang akala ko sinapian si Madam kasi hindi gumagalaw. Oo nga. Akala ko nakatulog ka na. Medyo delayed yung ano. Oo, delayed yung audio mo. Oo, delayed ka mag-response. Bakla ano yan? Very delayed ata dumadating yung audio. Ayan, nakita mo. Ayan, nakita mo. Ngayon pa lang siya sasagot. Ano ba? Yes, narinig ka naman kaya lang delayed. Dahil may sapi yung internet mo. May sapi yung internet mo. Ayan. Baka kailangan mong mag-sexy chat. Clear. Clear pero ano, ayun. Delayed. Hindi, kasi may nakita kong meme na ganyan. Yun lang yung isisingit ko. Odo, singit mo na. Ano na yung meme? Wala pala. Makakainis naman. Ayan. Sinasapian talaga yung internet ni bakla. Kwenta ka muna. Sige, so, mag-disconnect muna ako. Mag-re-reconnect ako, ah. Wait lang. Ah, sige. Okay. So, sige, alam ka naman hindi ka mag-reconnect. Yun nga yung ano, yung meme na nakita ko. Yung... Mahabol pa siya. Yung meme na nakita ko. Mahabol pa siya. Mahabol pa. Magtrabaho. Pasensya na po sa mga nanonood. Sige, internet na connectivity issues. Sige, tatanggalin ka na muna siya kaya. Para mag- tanggalin mo muna. Kasi delayed si Madam. Hindi tayo makausad kasi ngayon pala siya sumasagot. Mababalik. So siguro habang wala siya, kikwento muna ako about sa competition. So meron akong kakilala doon. Member siya ng Freelancing with a Heart. Nabasa ko lang din yung post niya noon and nagkwento lang din siya. So, team sila, puro
team sila noon na may mga Pinoy. So, ang nangyari, yung dalawang Pinoy, parang pinolitika siya, parang siniraan mm-hmm. siya sa client. Dahil mm-hmm. para siya yung matanggal and ma-retain silang dalawa. So, yun, mm-hmm. nangyari nga, na-retain silang dalawa. And itong isa natanggal, so naghanap naman siya ng trabaho niya. Parang nag-move forward na siya. Itong dalawa, eventually, after several months, nagsara yung client na yon. Ngayon, so, itong dalawang sila. To, oo, wala na silang job. Itong dalawang to, nangungutang ngayon sa kanya. So, diba? Tatawa ko eh. Pero, diba, alam mo, lulukod din kayo sa akin, yung parang ganun. So, nangungutang sila ngayon sa kanya. So, di ba kung, syempre siya, meron pa siyang hurt, hindi niya pinautang. Oo, pero kung maganda yung paghihiwalay nyo and hindi nyo siya ginanon, mawalan man kayo ng trabaho, ano, malalapitan nyo siya, di ba? So, yun nga malungkot eh, no? Kasi talaga yung yun ang malungkot kasi sa mga bagong freelancers, uulitin namin, napakalaki ng mundo ng freelancing. Araw-araw may mga bagong trabaho na lumalabas, may mga bagong kliyente. Sobrang laki ng mundo ng freelancing. So hindi natin kailangan magsiraan, hindi natin kailangan ibaba yung iba para umangat tayo. Sinabi natin to Nizza nung episode 1 eh. Sinabi natin na yung freelancing, ano siya, very karmic. Ano siya, naka-anchor siya sa karma. Kung ano yung nilabas mo, babalik sa'yo. So, kung hindi mo trinato si kliyente ng hindi maganda or hindi mo trinato yung kapwa freelancers mo ng hindi maganda, eventually, babalik yun sa'yo. No? At yun nga, masaklap, no? Sinabi na rin natin to Nizza, bumabalik siya sa opportunity kung kailan kailangan mo ng trabaho. Kailangan mo sana, oo. Or kailangan mo, kunwari, dun mo sa, yung panahon na walang-wala ka, dun ka pakakarmahin. So, dun pa mawawala yung kliyente mo. Yes, oo. So, tandaan natin parang buhay lang din naman 'yan eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So, ganoon naman din sa freelancing, hindi naman hindi naman din linggo-linggo, buwan-buan may kliyente. I mean, I'm sure kahit si Nizza naka-experience yan ng mga buwan or linggo na walang kliyente. Eh, ganun naman talaga. It happens. Kasi negosyo to Lalo na pag nagsisimula ka, oo. Meron talaga yan. Mm-hmm. So, lalo na kung yung una mong kliyente, minsan buwan ang binibilang bago ka makakuha ng isa. So, tsaga lang. Tsaka huwag tayong maninira ng ibang tao. Kasi babalik din sa atin eh. Ang sa akin lang, kung meron kang ka-team na Pinoy, dapat nga magkakampi kayo kasi kayo yung Pilipino eh. Correct. Dapat nagtutulungan kayo magkakampi against doon sa client kung may mangyari man. Hindi yung may mangyari, bigla mo bibitawan yung isang Filipino dahil kakapit ka kay client. So, dahil gusto mo ng trabaho. Gusto mo ikaw yung matira. So, hindi maganda kasi parang Pilipino pa yung kapwa Pilipino mo pa yung ginaganon mo. So, ayun. So, yun. Basta sa mga bagong freelancers, expect may ganyan. So, hindi tayo talaga nakakawala sa office politics. Talaga. So, So, mas mag... Ah, ito pa. Kung sakaling may toxic na katrabaho na ganyan, huwag kayong matakot na mag... Ano na lang. Kung gusto nyo, umalis na lang and nagsasuffer na yung mental health nyo and yung... Health nyo, and yung work nyo. For me, umalis ka na lang dyan dahil nga hindi nauubusan ng clients sa freelancing. Ang kagandahan sa freelancing, hindi kailangan na kumpanya yung pagtatrabahuhan mo. Kahit normal na tao yan, magtayo siya ng business, pwede ka magtrabaho sa kanya as a freelancer. Well, kahit hindi nga business eh. Kahit personal na pangangailangan lang. Oo. I mean, may nakita nga ako sa Upwork, may daddy siya. Naghahanap siya ng instructional designer para sa mga anak niya. Daddy yun ha. Naghahanap siya ng mga katulad ko para gumawa ng lessons ng mga anak niya. So, hindi nawawalan kasi even for personal needs pwedeng pumasok si freelancing. So hindi nyo kailangan magstay sa isang toxic relationship. Hindi kailangan magstay sa workplace. Sa isang toxic yan. Workplace. Pero totoo naman relationship din talaga yun. Totoo rin yun. So kahit saan aspeto ng buhay, kung toxic na yung
environment, kailangan yung piliin yung sarili nyo. Dahil sabi nga nila, hindi mo maliligtas ang mga tao kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maligtas yung sarili mo. Parang pag ano yan, Tanyo. Parang pag nalulungin siya. Yeah, si Rhea, tinanggal muna namin diba? Kasi ang toxic ng internet niya. Oo. So kailangan, pag nalulunod kayo, kailangan bitawan mo muna siya, umangat ka, huminga ka, bago mo siya balikan. Ganun yun, di ba? So, kung toxic, tapos hayaan mo malunod ka, damay-damay na lahat, pati family mo, pati yung, syempre, bad trip ka eh, iritang-irita ka eh. So, syempre, pati yung relationship mo sa family mo, ang sungit-sungit mo, pati sa anak mo, ganun. Kasi hindi ka na natutulog. Damay-damay so, lang. Oo, damay-damay yan, ano, chain reaction yan, parang domino effect yan. So, kung may toxic sa workplace mo, make sure na mag-start ka na maghanap ng iba. Hindi kahit kailan worth it na tiisin ang pagiging toxic ng isang workplace. Lalo na kung meron kang ganyang katrabaho na competition. At lalo na kung, at lalo na kung nasa freelancing ka na napaka daming options na ng tawag dito, na makahanap ng bagong kliyente. Yes, oo. So, yun. Huwag kayong matakot na lumayo na lang sa taong toxic sa freelancing. So, ayan. Meron at meron. But make sure na hindi rin kayo magiging ganun. Oo, yun. Yun din na tayo nasasabihin ko. Make sure na hindi kayo yung toxic na tao na yun. Oo. Kasi hindi kayo makakalayo. Kahit saan kayo magpunta, kung kayo yung toxic, kayo yung toxic. Oo. Kayo yung ayaw katrabaho. So, I mean, as a freelancer, inabi na namin to na paulit-ulit, kailangan maging maayos tayong katrabaho. Kasi kahit gano'ng kakagaling, kahit gano'ng kakamura, kahit gano'ng ano kakatiwa-tiwala or kung ano man yung pinipresenta mo na benepisyo sa iyo, kung hindi ka maayos ka trabaho, walang gustong makipagtrabaho sa iyo. Yes, oo. Mm-mm. So yon, balikan niyo yung ano, episode 1 and 2. Ay 1 2 3 na. Passion and 1 2 3 yon, 1 2 3. In freelancing, 1 2 3. Balikan niyo. Tiisin niyo yung mga ano dahil yun yung panahon na lagi kaming may technical difficulties dahil nagsisimula. Laging yung umpisa namin sa blay. Pero i-forward nyo na lang. Meron kayong matututunan doon, promise. Nandiyan na yata si Rhea, parang kumakatok siya. Oo nga, teka nga. Sabi niya, auto-join ba ito? Ay, waiting to join daw siya. Wala naman siya eh. Sige, ano ba yung number 4 mo? Habang hinahanap okay, mo siya, sisimulan ko na. Number 4 natin is, sige. Ang number 4 natin is, clients na mapanlamang. Yan. So ayan. Oo, hindi natin maiiwasan yan, clients na mapanglamang. Minsan, kahit pa sa mga platforms na safe, like Upwork, although ang maganda sa Upwork sa mga bagong freelancers, no, yung Upwork talaga, ginagawa nila ng paraan para lahat ng kliyente na nandun sa kanila ay sigurado at certified na safe, maayos kausap at babayaran ka. Pero minsan, kapag lalabas ka ng Upwork, and I think alam na namin ito ni Nizza kasi may mga kliyente na kami sa labas ng Upwork, pati si Mien, yun ang danger pag lumabas ka ng Upwork. Yung makakatagpukan ng mga kliyenteng mapanlamang. Kasi kung merong mga tao at mga freelancer na mapanlamang, meron ding mga kliyente na mapagsamantala. No? Anong mapagsamantala? Pwedeng mapagsamantala sa sweldo, mapagsamantala sa trabaho, di ba? I-ano natin, i-ano din natin na hindi lahat ng client na maliit ang budget is mapansamantala. Minsan hindi. Correct, wala yun sa budget. Mm-mm. Wala yun sa budget. Oo, walang budget. Oo, wala sa budget. Minsan, yun lang talaga yung budget nila. Or minsan, hindi nila alam. So, dapat i-explain din natin na maayos. Huwag yung laging bastos sa ano. Oo. Ayan. Andyan na daw. Ano ba ginagawa nito? Sabi si Ime? Hindi ko alam pa. Ba't ganyan yung chat ko? Sabi ko, andito. Nakakaloka. Yung mga mapanlamang na kliyente comes in many forms. Marami siyang maraming pwedeng mangyari. May mga kliyente na masyadong mababa or yung mga tinatawag nating mga low baller, yung masyadong mababa yung sweldo.
Oo. Tama yung sinasabi ni Nisa na hindi ibig sabihin mababa, scam na o kaya mapanlamang na po pwedeng yun lang yung budget nila. Kasi nga, Nisa, tatandaan din natin, no? Tatandaan natin mga, sa mga bagong freelancers. Ang mga naghahanap ng freelancers ay mga small to medium scale na kumpanya. Hindi ito yung mga malalaking kumpanya. Meron man siguro mga ilan-ilan, pero karamihan, small to medium scale business, tapos single proprietorship pa. So meaning, isa lang ang may-ari. So hindi talaga minsan kayang bayaran yung budget. So decision mo na kung kukunin mo yun. Ako, and siguro si Nisa din, from our perspective, ako kasi hindi ako tumatanggi sa trabaho kahit maliit yung budget. Kasi minsan, ano siya eh, di ba Nisa, maghuhulat ka na lang kung ano yung kayang ituro sa'yo ng trabahong ganun. Tapos, ako ganun. Basta may matututunan ka or mabait naman kausap yung client and kaya pa ng oras mo, syempre. Oo, hindi ako judgmental sa budget. Yung bang, yung, basta hindi ka naman malulugi masyado. Diba? Parang kasi ako kukunin ko siya. Masarap sa feeling yon yung nakapagtulong ka sa startup. Dahil problema rin ng startups yan eh. Dahil maliit pa yung budget nila, hindi sila makakuha ng freelancers kasi yung mga iba freelancers gusto malalaki na agad. So, problema din nila makahanap ng matino na freelancer na kayang tumulong sa kanila. Tapos pag napagsagsig mo naman yung client, maganda namang feeling sa'yo. Kasi nga, Nakatulong ka. Mo siya. Oo. Pag ganun. Well, so, isa rin naman din na maganda minsan na yung sa mga mapanlamang na client, yung trabahong hindi makatarungan sa sahod. Yung sahod ganito, mm-hmm. Pero yung or trabaho yung, ano, abot-abot parang, hanggang langit. Yung sinasabi niya, kunwari, 1,000 lines sa Excel data entry, tapos $1, gano'n. So, alam mo yung 1,000 per da. 1,000 lines, pero $1 per line. Nakakaloka. Diba, alam mo yung ano, yung gano'n, yung parang masyado niya kinukulong na parang kunwari, sabihin niya, lahat ng work na to, gawin mo ng ganitong hours lang, ito lang yung babayaran ko sa'yo. So, kapag ganun kasi hindi siya open na yung trabaho is talagang magvavary kung gano'n mo siya katagal gawin eh. So, baka mamaya nilalamangan ka niya na ito lang yung babayaran. Kasi yun, ganun. Ayun, lumabas na. Sa effort at saka technology na, sorry, sa effort na inilalabas mo, sa technology na ininvest mo, even sa utilities na ginagamit mo, like kuryente and internet, kung hindi niya fina-factor in yon sa sweldo and versus the task. Hello. Yun, kailang, ayan na, nagbabalik na ang masamang espiritu. Hi. Ayun. Ako naman sa akin, yung mapanlamang. Yung nag-succeed na siya, tapos hindi ka pa rin niya i-grow. Alam mo yun? Yung siya lang, hindi kanya hayaan, hindi kanya isasama. Hindi kanya isasama sa biyahe. For me, no-no yung client na gano'n. Client na panlamang bakla ka. Number 4 na. Ay, sorry, panlamang. Number 4 na. Parang internet mo, internet na mapanlamang. Pinabayaran mo, pero tsaka. Hindi kasi, yung kanina pala, gusto ko lang isingit yung meme na nakita ko about that. This sa number 3. Balik lang tayo ng very, very quick. Yung may nakita kong meme na magtrabaho ng naaayon sa sweldo, hindi ka pamamanahan. Tinapik ko. Ito na naman tayo. Episode yung pamamanahan. 18? Oo. Parang somehow related. Anyway, so balik tayo sa number 4. Yung client na mapanglamang. Ogo, bibigyan kita ng 30 minutes kasi nawala kay dahil sa internet mong mapanglamang. Huwag naman 30 minutes. Wala na, mag-aalisa na sila pag 30 kasi minutes. Teka 3 lang, minutes lang. Na 3 minutes lang. Hindi kasi may very recent experience ako tungkol dyan. Naka-receive ako ng direct email from a client. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin kung saan niya ako nakita, paano niya nakuha yung contact information ko, siguro sa website, whatever. Pero sa sexychat.com. Sexychat.com. Ano pala ng accounting nila? Diba? Magkagaganyan ka na naman. Tapos ayun na nga, nag-email siya sa akin na nangangailangan siya ng parang
BA, real estate BA, at chuchu. Okay. Tapos, edi, ako kasi usually, nasa huli yung negotiation part ko. Hindi ako agad nagtatanong ng magkano offer mo. Nag-PM ako. Inaalam ko muna sa kanya kung ano yung project, ano yung task involved. Kasi dun ko malalaman kung magkano yung rate eh, na dapat, for me ha, na para sa akin is dapat. So, ayan na nag-exchange nga kami ng email. Tapos, nag-send na siya sa akin ng parang access ng mga documents at saka ng mga parang instructions kung ano yung gagawin. Tapos, ang offer niya, $3.50 for the task na medyo mabigat. Kasi, ano na to, sending offers na to eh. So, ikaw magde-determine din ng price kung magkano yung offer na, yung price na i-offer mo dun sa seller ng bahay. So, sa mga real estate VAs, medyo makaka-relate dito. So, ikaw yung mag-investor siya from New York. Tapos, $3.50. Tapos, ang pang-ano niya sa akin is, may mga VAs ako na ganito din yung sweldo. Na parang, wala akong pakialam kung ganyan yung sweldo mo sa kanila at ganyan yung tinatanggap nila yan. Ang pakialam ko, yung usapan nating dalawa, di ba? So, hindi ko problema kung tinanggap niya yon. And wala rin akong say doon dahil gusto nila yun eh. Hindi ko naman pwedeng kontrahin yun, di ba? So, sabi niya, $3.50 lang bayad ko, sabi ko. Parang masyado mabigat yung task para sa $3.50. Tapos sabi niya, iyan lang naman yung initial offer ko. Pero mag-i-increase yan, depende kung mapapatunayan mo na expert ka talaga. Na parang sabi ko, naghahanap ka ng standard line yan. Standard line yan. I think, kailangan pang ilagaan yan ng mga freelancers. True. Sabi ko, naghahanap ka ng expert, tapos ganyan yung rate na offer mo. Sabi ko, I started with $5, sabi ko, when I was a newbie. Sabi ko, newbie pa yun ha. Sabi ko, kasi no experience. Sabi ko, I started with $5, sabi ko. I don't think this is something that would work for me, sabi ko. Tapos sabi ko, have you tried asking your VAs if they can refer someone who can accept the job for that rate? Sabi kong ganun sa kanya. I'm sorry but I have to decline, sabi ko. I don't want to sacrifice what me and my team worked hard for years. So, bye-bye. Bye, Felicia siya. Grabe siya, te. Gravity. Mabigat yung task. Ako na nagsasabi mabigat yung task. Kasi kahit ako feel ko yung galit mo. I-execute agad. Hindi naman. Pero hindi ko pa rin siya inaway. Oh, hindi ko pa rin siya inaway. Siyempre, alam mo naman ang motto natin. Ako, honest bakla, never burn bridges. Honest ako pag ganyan. Sinasabi ko, sinasabi ko na okay lang naman sa akin kung tatanggapin ko yan dahil kaya ko naman ibigay yung kailangan mo. But sa tingin ko, personally, medyo hindi ako magiging motivated sa ganito. Uh-oh. Kasi ganun, sinasabi ko yung totoo na feeling ko kung ganito kasi ito yung feeling ko na dapat para sa price na to. But alam ko yung budget mo ganito lang. But gusto ko yung linya mo bakla. Hindi ako magiging motivated trabahuhin yan, to yan, dahil gano'n. So, winner yan. Sabi nung isang client, parang hindi naman siya nakaka-offend sa kanya kasi naging totoo ako. At the same time, hindi ko siya binaba. Parang hindi ko siya katulad nung iba na parang nang bababa na ng client dahil mababa. So, sabihin pwede mo lang yun totoo. Pwede naman yun eh. Sabihin mo lang na hindi, oo. Kasi sabi ko din sa kanya. Tapos alam mo kung ano sabi niya sa akin? Sabi niya, sige, pero kung may kilala ka natatanggap ng ganyang rate, pwede mo bang i-refer? Sabi ko, oo naman. Pero hindi ko ni-refer. Ano yung kauso? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, if I can check, kasi sabi niya, it seems that you have like a lot of friends or you have quite a network with other real estate VAs, kineme, ganyan. May friends ka, charot. Yes, may friends ako, bakit? Akala niya mayroon. So yun, sabi ko, oh naman, nire-refer ko ta, sabi ko. Pero but ako kasi, I cannot afford that, sabi ko. Standard line kasi ng mga kliyente yung, at some patunayan point, mo muna, ganyan. Oo, pag napatunayan mo, tsaka tataas yung sweldo mo. Siguro, kung bago ka, pwede. Paano? Oo, pag bago hindi, ka. Kung bago ka, pwede. Pero you have to ask, paano mo mapapatunayan? Ano yung rubric? Mm-hmm. Ano yung criteria? Dapat may specific numbers yan. Kasi pwede nga sabihing hindi eh. Oo. Oo, up to some point. Magiging subjective yan eh. Magiging subjective. 10 years ka ng yan. Ganyan.
10 years mo pa rin hindi napapatunayan yung sarili mo, ay inilukuhan na yan. True. Pero kung ikaw yung experienced client na marami na, kung ganun din lang, ask for specific measures. Ano yung kailangan makita, and then ask for specific numbers. Ano yung hinahanap niya para masabi niya na naniniwala niya sa kakayahan mo. Mm-mm. And numbers. Huwag kayong papayag na walang numbers. So kahit na, ano, kahit na parang standard line yan, parang sa akin, ang sa akin kasi, pag pumasok ako sa ganyan, I make sure na masaya na ako talaga dun sa umpisa pa lang. Oo. Parang bonus hindi na lang kapag nag-increase. Oo. So ganun yung nangyari sa akin na masaya na ako dun sa umpisa. So nag-increase siya na nag-increase. So bonus na siya sa akin. Inano ko na yung parang mabubuhay ka na. Mabubuhay ka na kahit ganun, medyo matagal-tagal na ganun ng sweldo. Oo. Yun. Masaya na ako and masaya ako sa ginagawa ko. Masaya yung sweldo ko. So, nung nag-increase na nag-increase, nagdagdag siya na nagdagdag. Oo, so, bonus na siya sa akin. Bonus na yun. Tron. So, wag nyo rin i-ano na parang antagal ko na dito. Ganun pa din. Antagal ko na dito, hindi pa nag-increase. So, dapat nasa sayo pa rin yun kasi dapat nasa umpisa pa lang. Nalagyan mo na linya. Masaya ka na sa starting rate mo pa lang. Oh, napag-usapan natin yan ba? Sa episode Chuchu. Kala ko, alam mo eh. Hindi ako masyadong updated sa number. Sabihin mo eh. 19 ayun. Na tayo ngayon, so ayun. Mga 15 siguro or 14. So yon sa rate tayo. So aside sa rate, meron din mga eksena yung mga clients na mapanlamang pagdating naman sa task. Magsa-start siya with a very minimal task and a very minimal fee. Tapos as you go along, padagdag ng padagdag. Yung task dumadagdag, yung sweldo, hindi. So pag alam nyo na hindi okay na siya, depende kasi eh. If it's something na very related dun sa career na ginagawa mo, na alam mo na may mapupulot ka to improve yourself, why not? But do that for a short period of time. And once na master mo na kung ano man yung nadagdag na skill set na yon, I think it's high time na you should also be compensated for that. Kasi nagdagdag ka ng ano eh, ng panibagong skill set yun eh. Diba, yung kinukwento ko sa'yo dati, Jeff, na ano, na parang sige lang, for the sake of experience, sabi niya, bakla lahat na ng skill set, sinakop mo na, pero ang rate mo 5 pa rin, yung totoo. Diba? Pinagre-resign mo na ako noon eh. Pero okay lang. Move on na tayo. Hindi ako kasi. Okay lang sa akin yan. At as long as hindi ko kailangan mag-invest ng ibang bagay. Kunyari, kung skill, sige. Pero let's say, kung yung skill na yan, may kaakibat na magbabayad na ako ng course or mag-i-invest ako ng bagong gamit, mag-upgrade ako ng technology para lang magawa yung skill na yan, then I will ask for additional. Okay, kasi maglalabas na ako ng pera ko eh. Ako sa akin naman, ganyan yung nangyari sa akin kasi. So, nag-start din ako ng 5. Tapos, ang talagang trabaho ko lang is mag-schedule ng Facebook page niya. So, eventually, naging kung ano na yung pinasok niya. So, actually, hindi siya nagpasok. Nagtanong ako, ano pa bang pwedeng gawin? Inaral ko yung business niya, tinignan ko ano pa yung pwedeng gawin. Hanggang sa buong talagang ano na ako, talagang parang ako na yung parang number 2 niya. Parang ano, connect ng kamay payroll, niya. Pati gastos nila sa bahay, pati allowance ng mga anak niya. Parang ako na lahat, pinagkatiwalaan na niya ako sa ganun. Tapos yung rate, hindi lang niya na times 2, hindi lang niya na times 3, ganun. Dahil happy siya dun sa binibigay niya. Siya na yung... Hindi kasi yung sa'yo, nag-increase eh. Ng increase. Hindi rin agad. Pero happy sayo. Ako kasi, happy ako sa kanya. I mean, sa client. Kung okay naman yung trabaho, relationship kung okay nyo. Siya maging... Oo, yung relationship nyo, okay naman siya. Kaysa kung hindi. Sa'yo, ang maganda kasi sa'yo, kusang nag-increase yung client mo eh. Yung ine-eme ko kanina is si client, dagdag ng eksena. At least nag-increase pa rin eh. Yung meron kasing client na dagdag ng dagdag na ang dami ng pinapagawa sa'yo na, kumbaga, halimbawa, magbibigay ako ng concrete sample. Halimbawa sa amin, sa mga real estate VAs. Halimbawa ako, transaction coordinator lang ako. Tapos,
or ito yung scope ko, binabayaran niya ako as a transaction coordinator. Tapos pinag-start niya na ako ng marketing, let's say email campaign, ganyan. Ibang skill set na yun eh, na parang siguro kung konti lang, okay lang para experience, or dahil hindi naman ako masyadong keme sa marketing, sige, gusto ko lang matry para lang may experience ako or para lang malaman ko kung okay sa akin na mag-marketing o hindi. Kasi iniiwasan ko talaga yung mga marketing-related job eh. Or pagtatawagin na ako na magsa-start na ako maging ISA na pinaka-ayaw na ayaw kong gawin, tapos walang dagdag or what, eh magiging on top of what you are currently doing. Para sa akin kasi, depende kasi yun sa skill set, sa kumbaga sa isang kumpanya, is depende sa department. Kung tatawid ka na sa kabilang department, mm-hmm. I think... sa ibang office. Oo. I think kailangan maging klaro din kay client yun. Lalo na kapag alam mo naman na si company is doing very well. Kasi mararamdaman mo yun eh. Kapag freelancer ka ng, for quite some time ng isang client, mararamdaman mo yun or alam mo yun if the company is doing well or not. Siguro... ang masasabi ko dun sa part sa number 4 na unfair na is the company is doing well, tapos ikaw, since excited ka, dinadagdagan yung task mo, pero hindi si client nagdadagdag ng rate sa'yo or kahit pa paano hindi ka man lang niya kinocompensate or binibigyan ng bonus, tapos at the same time, nag-a-add up dun sa income niya yung dinadagdag mong trabaho, I think it would be unfair sa part ng freelancer mm-hmm. na hindi siya ma-compensate. Pero hindi naman ito nag-a-apply sa lahat ng bagay, ha? As a freelancer, kayo nagtatrabaho, alam niyo yun sa sarili niyo kung karapat-dapat na ba. Kung fair kayong tao, ha? Kung fair kayong tao, saka alam niyo sa sarili niyo kung karapat-dapat na bang dagdagan ng compensation yung ginagawa niyo or hindi. Pero meron kasi talaga mga tao na kahit hindi dapat hindi ng compensation, eh, di ba? Makapalang fest. Makapalang fest. Pero madam, i-add natin to. I-add natin. Kasi ikaw, like ikaw, meron kang specific na niche na industry. Mm-hmm. Kung kunwari, yung freelancer, nag-apply siya as a VA, hindi pwedeng bawat dagdag ni bawat client dagdag ng task is nagpapadagdag ka ng rate. Mm-mm. So, hindi rin magandang ugali kasi, yun as a freelancer. Uh-oh. Kasi VA ka, magiging kang... Ang nature ng trabaho mo ay... Ang nature ng trabaho mo ay maging assistant. Ang nature ng trabaho mo ay maging assistant. Kung ano ang ipagawa sa'yo, gagawin mo. Bakit? Kasi assistant ka. So thank you very much, Nisa, for pointing that out. Mm-mm. Na sa mga may specific niche, ayun. Pwede yan. So lalo na kung ano, kung startup siya, hindi kasi magiging practical na mag-hire ng marami. Ng ibang tao. Oo, dahil startup nga siya. So ang pinakamaganda doon, yung VA niya, ano na niya, parang i-maximize niya yung lahat ng kayang gawin ng VA niya. So, ganun pag VA. But syempre, naiintindihan namin na real estate, talagang iba-ibang department. Ibang yun, usapan dahil, yan. Iba-iba kasi ng... True. Hindi, ganito na lang yan. Sa kabilang skill set. Pero, ganito na lang yan. In terms of... Na parang... depende sa niche at saka kung tatawid ka na sa kabilang department, kumbaga sa isang company, yon. Pero kung as a general VA, na katulad ng sinabi ni Nizza, syempre, anything na you can do remotely, ia-assess sa'yo talaga ng client. Basta magkakasya dun sa oras na allotted for you to work. And niya, feeling mo, mawe-weigh mo naman kung yung bigat ng task at dami ng task is ano pa rin, parang reasonable pa rin for the rate that you are getting. Basta ang point lang namin is, una, kung papasok kayo with a client, siguraduhin nyo na yung starting price nyo pa lang ay masaya na kayo doon. Meaning, kaya na kayong buhayin ng presyo na yon. Kung tatanggap man kayo ng mas mababa, siguraduhin nyo lang na hindi lang doon naka-anchor yung kita nyo. No? Parang again, sabi nga ni Rhea noon, yung paborito niyang saying, you don't put your eggs in one chicken. Again, nagamit na namin to sa ibang episodes. Balikan nyo lang. Kaya na pinapasok ko yung And make sure you have more than one chicken. Yung ganyan. Nahalo mo. Nag-episode na kami dati sa rate.
So basta magsimula kayo ng maayos, tsaka ano lang, ang tip lang dyan, sa simula pa lang, set the expectations right. Kung tataas, kailan tataas, ano yung mga dapat na requisitos para tumaas. Para lang masaya yung pagsasama ninyong lahat. Sa sarili mo, tsaka kahit na hindi ka mag-set ng expectations sa client, mag-set ka ng sa sarili mo, kailan ba magiging tama na? Mag-set ka ng hanggang saan ka lang. Kasi ikaw lang naman magkakapagsabi kung kasi meron akong ngayon, meron lang akong dalawang part-time. Same ang ginagawa kasi pareho silang may tinitinda. Pero magkaiba yung product sila. Pero yung rate nila is yung lower, doble niya yung higher. Pero same lang ako ng ginagawa sa kanilang dalawa. Pero okay na ako kasi yung lower, nakaset na yung expectation ko dun sa lower. Si lower, si Kevin, yung kanina kong kinikwento. So, na-happy na ako dun sa rate ni Kevin. So, kahit na same lang yung ginagawa ko dun sa isang client, sa ginagawa ko sa kanya, and lower yung ano niya, hindi ko nasasabi na mapanlamang siya. Oo, ikaw naman kasi, na makakapagsabi niyan sa sarili mo kung nilalamangan ka na. Kasi pero alam ko naman din sa business nila eh. Alam ko yung capacity ng business nila na hindi niya basta maging fair ka lang personally. Mm-mm. Kasi kung hindi ka fair na tao, hindi mo rin madedetermine kung sang part na yung nalalamangan ka na at kung sang part yung ikaw na yung nalalamang. So, magsa-start pa rin yung sa sarili. Kailangan sa sarili mo, fair ka. Fair kang tao. Huwag niyong gagayahin si Rhea na ano, nadadaan sa gulatan. Huwag niyo rin gagayahin tong dalawa na nang gugulat. Umuupa eh. Nadadaan sa gulatan. Ay, nagpapagulat lang ako sa gusto kong manggulat. Pero pag hindi ko gusto yung nagugulat sa akin, kahit lumuwa mata mo dyan, kakagulat sa akin, dead na. Lumuwa mata, ubus lingipin. Kahit ubus lingipin mo dyan, kakagulat sa akin, dead na. Boom, wala. Isang kilong asin, go! Trot. Let's go. Next, number five na. Punta na tayo sa number five. So, sa number five is parang feeling ko common. Sobrang common niya. So, ang number five natin is yung family and friends natin na hindi nakakaintindi sa ginagawa natin. Lalo na yung mga ang akala ang buhay natin ay buhay mayaman. Parang nakakapag-freelance tayo kasi mayaman na tayo. Uy, hindi ah! Kaya ka nag-freelance para may pera. Hindi, parang akala nila kasi wala tayong amo, kontrolado natin yung oras natin, hindi tayo nagko-commute. Akala nila yung saksakan ng dami naman na natitipid natin, na umaapaw na yung pera sa bulsa, yung mga ganun ba? Hindi, actually, tatlo yung mga connotations ng mga hindi nakakaintindi. Yan na. Unang-una. Nilalamangan na naman siya ng internet niya. Oo nga. Pinabagyo ka na, madam. Diba yan? Hello, Ariano. Ayan, nilalamangan ka na naman ng internet mo. Sige na, magsalita ka na. Hindi muna kami magsasalita. Hanggang mailabas mo yung sinasabi mo. Parang CR lang. Long, parang kita kong... Bakit? Sige. Mali? Go. Tatlo nga yung mga connotations ng mga nilalang sa mga katulad nating freelancers. Number one, saksakan ng laki ng kita natin na parang hindi tayo nauubusan ng pera, only yung ating mga wallet. Two, yung na mga akala tayong kinikita kasi hindi permanente yung trabaho natin, wala tayo ina ng mga kamag-anak. Ayan na. Nawawala ka na, madam. Tatlo. Sinasapian ka na. Wala na. Gusto mo mag-reconnect uli, nilalamangan ka na naman ng internet mo. Ano ba yan? Ganda-ganda nung sinasabi ko, number 1, 2, 3 eh. Oh, ilista mo muna. Oh, magre-return ka. Magre-return of the comeback ka.
nilalabangan ka ng internet, no? Abangan mo raw Nizza sa gate. Out muna. Abangan mo Nizza sa gate. Ayan. Hindi, pero totoo naman yung sinasabi niya. Yung una, yung mga taong akala hindi tayo nauubusan ng pera. Meron din mga taong akalang wala tayong kinikita kasi nga wala tayong SS o kaya hindi tayo nakakagastos kasi 13th month pay. Kasi wala tayong 13th month pay eh. Wala tayong bonus. Hindi tayo successful dahil hindi tayo nag-office. Or dahil hindi tayo manager or wala tayong mga fancy na title. Pati yung mga natatakot para sa future natin kasi wala tayong SS, pag-ibig. So, ang mga tanong ay paano pagtanda ninyo? Actually, oo. Hi! Ayan na, ayan na. Go. Ayan. Hello. Ayan, oo. Okay na. Malinaw ka na. Tatlo. Arte. Oo, naalala ko pa yung tatlo. Go. Ayun na nga, tatlo. Yung una, marami tayong pera kasi dollars ang kita natin. Milyonaryo tayo, andi ang mga wallet natin, bottomless. Ganyan. Yung number two naman, yung opposite side naman nun na wala tayong pera, walang kwenta yung trabaho natin dahil hindi permanente. So, ina-undermine naman tayo. Yung pangatlo is madali lang yung ginagawa natin. Wala tayong ginagawa dahil nasa bahay lang tayo. Hindi yun mahirap, no-brainer job. Yon, yun yung tatlong very very common na na-encounter kong comments ng family and friends sa mga freelancers. Oo, na-discuss na natin to eh, yung paano ba natin tutulungan yung mga pamilya natin tsaka yung mga kaibigan natin to transition to the lifestyle. And take note para sa mga bagong freelancers, this is a lifestyle, hindi siya trabaho lang. Yes. Kailangan sa pag-transition mo sa lifestyle na to, kasama yung pamilya mo at saka yung mga kaibigan mo pagpapaliwanagan. Pati yung sarili mong lifestyle. I-ano lang natin, dun sa yung one, number 1 to 4 natin kasi is yung mga people na iiwasan natin. Itong number 5, huwag nating iwasan. Kausapin natin. Kausapin natin. Para kausapin, oo. So, ayoko may iniwasan. Meron. Ayoko na mag-explain, napagod ako, iniwasan ko na. pero sinundan ka pa din nung anay. Sinundan ka pa din nung anay. Kasi minenos-menos ka eh. Atrot, minenos-menos ako eh. Minenos-menos si bakla. Ayun, nilayasan siya. True. I-make sure natin, siguro dun sa mga bagong freelancers, i-make sure natin na kahit may isang taong naniniwala sa'yo sa, or nakakaintindi sa'yo sa bahay nyo. Kasi yun ang importante. Kung hindi nila naiintindihan, lahat sila against you, mahirap talaga magsimula dahil parang hindi aayon talaga lahat sa'yo eh. Like yung mga mommies, common yan eh. Common na problema ng mommies yan. Yung parang sinasabi nung iba na parang nag-freelance ka lang naman, bakit hindi mo na magagawa yung ibang gawaing bahay? Pero kung naiintindihan nila, yung mga maliliit na bagay na, oh, ako na yung maghuhugas ngayon, sige na, para makapagtrabaho ka na, ganun. So, yung mga maliliit na bagay na yun kasi malaking tulong siya sa trabaho. Yung mga mami na sila lahat, yung gumagawa, tapos magtatrabaho pa sila, medyo nakaka-stress. Madaling I salute them. Lalo na si Rhea, karpintero na, mason pa. Pero may limay ako. Huwag mo akong pagagawin ng mga gawaing babae, mga maglaba. Oh, eh, may ano ke, may mimay ke. May mimay ke. Nagulat siya pag nasa kusina ako. Mommy dahil can cook, sabi niya ganun. Yung anak ko, diba? Sana sinabi mo, nagluluto ako, anak, piniritong anilagang tubig, tsaka piniritong hangin. Sunog lang. Minsan na lang ako magluto, sunog pa. Nagluto ako na sunny side up, sabi niya, Mommy, what's that? Scrambled egg. Binastos yung sunny side up. May simpleng lahat talaga yung anak ko. Binastos yung sunny side up mo, eh. Binastos. Hello. Hindi naman scrambled sunny side up. Ayun nga, paliwanag natin sa kanila, lalo na yung transition when it comes to pera. Kasi karamihan naman ang alalahanin ng mga pamilya at kaibigan natin has to do with the money.
Kasi nga, bago siya, mm-hmm. hindi maraming nakakaalam. So, natatakot din sila. Ako, I always say na yung concerns ng family and friends come from a place of love. Kasi nga, hindi nila naiintindihan eh. Yung security mo. Siguro, concerned lang sila sa'yo. Bago ka ma-offend, bago ka mainis, isipin mo muna yung pinanggagalingan nila. Dahil family kayo, friends kayo eh. So, close kayo. So, feeling niya, okay lang sa'yo na masabihan kanya ng ganun dahil concern lang siya. So, hindi rin lahat ng intention nila is mang maliit. So, baka mamaya, concern lang talaga, ganun lang talaga sila magsalita. So, ayun. Hindi rin lahat. Ako. Yung kereya, hindi. Yung kereya, ano talaga. Yung kereya, ano talaga, nang mamata talaga yung kereya. Oh, ang ganda-ganda ni Rhea. Kahit minatamata siya, sinundan pa din siya. Pak! Diba? May ganun din kasi talaga. Like, for example, yung meron ako na-encounter na yung mga pamangkin niya, nag-abroad, ganyan. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, hindi ka nag-office, so hindi ka successful. So, minsan, kung hindi mo naman ka-close, hindi mo naman siya kailangan sa buhay mo araw-araw, edi, huwag mo na lang pansin. Oo, dead mo na. Kung, pero yung kasama mo sa bahay, yung kasama mo sa bahay, yun ang importante. Huwag nyo na isipin yung mga nasa labas na ano, dahil talagang maraming masasabi yung mga yun. So, yung mga tsahin nyo na nagtatanong kung bakit wala pa kayong jowa, tanong nyo, ba't di pa rin sila patay? Hindi kasi dito naman kasi sa bahay, wala sila lahat makarapatang mag-comment. Eh kasi alam naman nung ako, Reyna dito eh. Jowa. Hello. Gaga, hello. Gusto nilang sipain sila palabas ng tahanan. Pero gusto nilang ma-evict sa bahay ni ate. Diyan ka sa bagong bahay, doon sila sa luma, walang pera. Ay, walang tubig. Ayun, kasi ako talaga, nauwiwid talaga ako ng mga taong, mag-explain ako ng minsan, pero pag hindi ka talaga makaintindi, sorry, bye Felicia, ganun lang kasimple sa akin ang buhay. Ang dami kong kailangan pagtuunan ng pansin para intindihin ko pa sila. So kung una, pangalawa, hindi kami magkaintindihan, bye na, Diyos ko. Ganun lang kasimple. Babush. Kaya ihanda mo yung kwarto namin dyan ni Nisa, ha? Pag 20 tayo. Bebe. Bakla ka, kaya mo ba ng uwian? Rizal yan? Dukadit ka ba? Hoy, kapag hindi traffic, 1 hour lang ang layo namin sa Ortigas, no? Ah, oh, sige, hindi uwi tayo. Ano oras tayo pupunta? Diba? Alas 6? Darating tayo alas 9. darating tayo alas 9. Alis tayo. Napaka walang kwenta mong host. Alam mo yan? Siyempre, wala pang laman yung bahay ko. Kaya nga, umi-echo pa yung bongang ako dito. Pwede pa ako mag-record ng kanta eh. Umi-echo pa yung boses. Dahil dyan, isang paketing bacon lang ang dadalhin namin. Charot. Bacon, isang rolyo. Ayun, so yun yung lima natin. Isa-summarize pa natin. I-enumerate ko ulit. So, meron pa ba tayo sa family and friends? Basta ano, tiyagain nyo lang sila, lalo na yung mga kasama nyo sa bahay, yung mga taong importante sa inyo. Tiyagain nyo. Yung mga hindi naman importante sa inyo, hayaan nyo na mamamatay din sila. Pero yung mga mami, sa paintindi natin sa mga asawa natin, na yung ano, onting tulong sa ano. Ako kasi hindi ako naniniwala dun sa ano, yung parang common na ano na yung nagtatrabahong mister, ganyan, dapat pagdating sa bahay, relax na lang, gano'n. So, hindi ako naniniwala sa gano'n. So, para sa akin, kung ano yung kayang itulong, yun yung itulong. Mm-hmm. So, gano'n kami dito. Ako, dahil ako, mas madalas ako dito sa computer. Mm-hmm. Yung asawa ko yun, nag-ano dun sa anak ko, nag-asikaso, nagluluto, kasi nga hindi ako marunong magluto, so siya nagluluto. Siya yung naglalabas. Malabang. Unless gusto nyo, kumain ng sunog. Scrambled eggs. Ah, yes, firm believer po si Rhea in child labor. Naniniwala po si Rhea sa child labor. Oo. Start them young.
Diyos ko, yung grade 2 ko nga, binahan ko na daw siya ng laptop para matulungan din daw niya ako, para mas marami kaming client, mas marami kaming pera. Sabi ng anak kong grade 2. Social po kasi sa kanila, yung mga batang hamog po, nag-i-English habang nagbubunot ng damo. Nagulat nga ako nung paglipat namin dito. Ay, yung mga batang hamog, mga mukhang dinaligo, pero mga Englishers. Kaloka. Mukhang dinaligo, pero mga Englishers sila. So, summarize mo na, Ben. Family and friends. Okay. 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 So, ano. Ayun. Tatawa ko na sa, okay. Okay. Naging game show. Okay. Ano pala? Okay. Game na? Game na. Okay. So, isummarize lang natin yung lima kasi baka nakalimutan nyo sa sobrang daldal namin. So, ang topic sobrang natin today, ulitin natin. Ano? Ulitin natin. 5 types of people to watch out for in your freelancing career. So, inopen lang natin yung isipan natin para maging mapagmatsyag tayo at hindi tayo malamangan. Yes, mapagmatsyag. Hindi tayo manlalamang. Yes, hindi tayo manlalamang. So, ano lang tayo, fair lang tayo always. So, yun. Unang-una natin titingnan is yung mga tao na nag-o-offer ng too good to be true na job and courses. Tapos, number two, yung mga nagde-disguise na tutulong, pero yun pala, lalamangan ka lang. Number three, yung mga competition ang tingin sa'yo, hihilain ka pababa or sisiraan ka, ka sa iba. Ayun. Tapos number four is yung clients na mapanlamang. And lastly, yung number five natin is yung family and friends na hindi nakakaintindi sa sitwasyon natin. Yun. Yun yung lamang. Ako ang isi-share ko lang sa mga freelancers para guide nila habang nagsisimula sila sa journey nila sa freelancing, always remember two things. Number one, ang freelancing po ay karmic. It is based on karma. So kung ano yung inilalabas mo, babalik sa'yo. Minsan sa mga pagkakataon kung kailan kailangan mo. So it pays to be a good freelancer. Mabuting katrabaho, mabuting employee, mabuting freelancer, at saka mabuting tao. Pangalawa na i-emphasize ko para matuto ang or para mag-guide yung mga freelancers is to trust their instinct. Pagtibalaan niyo yung sarili niyo. Kung sa tingin niyo hindi na maganda, hindi na kayo masaya, sabi nga nila, sabi nitong dalawa, kung yung kilay mo tumataas mag-isa, then trust it. Maraming trabaho sa freelancing, hindi nawawala ng pagkakataong kumita sa freelancing. Ang kailangan lang talaga masipag ka, maayos kang katrabaho, ini-improve mo yung sarili mo, then there is a place for you. So kung feeling mo na nasa-sacrifice yung mental health mo, yung physical health mo, yung output mo, you can always have the option to leave and find the better opportunities for you. Yun yung isa sa mga benepisyo natin as freelancers. We can really choose and carve our own paths kung ano yung gusto nating tahakin dito sa career natin. Ikaw, Rhea, tips ayan para sa mga freelancers. Bago. Ako siguro, unang-una, read with comprehension para hindi kayo naloloko ng mga too good to be true na offers or ng mga jobs or clients na tagilid. So, pangalawa, medyo related din doon sa read with comprehension is be vigilant. Trust your instincts. Katulad ng sinabi nyo kanina, trust your instincts, your gut. Yon. Tapos pangatlo, huwag patola. Hindi inuulam. Ay, ang patola inuulam, hindi inuugali. Hindi sa lahat ng bagay pinapatulan. May mga bagay na dapat naman, na pwede naman palagpasin na lang. Or dead man bells na lang, dead man na lang. Pang-apat, parang same with number three, kung wag patola, wag din bitter kasi hindi rin inuugali ang ampalaya, inuulam din yan. Ano ba, be vegetarian. Diba? Gagakakanta rin ang bahay kubo. Number five. ito na, number five. Huwag maging parent, huwag maging magulang, yun lang. Kung ayaw mo magulang. Nakakabwisit yung huwag maging parent. Nakakapikon. Parang gagulang. Huwag maging parent. Nabwisit ako.
Hindi ko kinaisahin ko ngayon, no? Hindi ko kinaisahin yung last. Alam mo, narinig ko na yan, pero nung nanggaling sa'yo, nabuwisit ako lalo. Huwag maging parent. Nakakapikon. Ayun na nga, number five. Kung ayaw mong gulangan ka, huwag kang manggugulang. Yun. At saka kahit hindi ka nanggugulang, may manggugulang at may manggugulang pa rin. So, balik tayo sa 1, 2, 3, and 4. Balik ka sa ano, oo. Balik ka sa 1, 2, yes. Yun lang. At ikaw naman, Nista. Thank you. Ako, isa lang. Utang na loob. Kontrahin mo yung huwag kang maging parent. Kontrahin mo yun. Sige, kabugin mo yan. Kabugin mo. Hindi ako ready. Kabugin mo yung huwag kang maging parent. Hindi, isa lang kasi yung sasabihin ko. So, parang ano lang kasi yun sa akin, parang do not sacrifice yourself. Kung sa lahat ng bagay na to, yun nga yung sinasabi ni Madam na merong mga bagay na hindi na kailangan patulan, hindi na kailangan ano. Tapos, sa lahat ng desisyon nyo, i-make sure nyo na yung, ano, na yung sarili nyo, hindi nyo pinapabayaan, na hindi nyo hindi ka makaalis sa trabaho dahil kailangan mo ng trabaho, tatanggapin mo na lang na toxic yung trabaho mo. So, make sure na laging first priority yung sarili mo dahil naniniwala ako nga doon na hindi mo maliligtas yung ibang tao or hindi ka magiging happy. Kung sa sarili mo pa lang, lunod na lunod ka na. So, yun. Ay, ako meron pa pala akong last tip. Meron pa pala akong last tip. Panoorin nyo yung mga lumang episode namin. Kasi na-discuss na namin karamihan to sa mga lumang episodes namin. So, in more detail, so feel free to watch yung aming mga lumang episodes. Well, talaga lang, ano, alam mo yung habang sinasabi na feel free to watch yung mga luma naming episodes. Wow lang talaga. Pero walang tatalo sa do not be parent. Yun talaga. Napikon talaga ako doon. Highlight natin yan. Kala mo, highlight. Ilagay mo sa highlight, ha. Sabihin mo, ang laki doon, do not be parent. Tapos mukha niya. Nakakabuis. Hindi mo na naman kinaya yung saying ko. Oo, dahil dyan, dadagdagan ko yung bacon. Debe. Ayun, so, o, yun lang. Dadala ko ng itlog din. Maghanda ka ng baskets. Ipagluluto ka ni Nisa ng sunog na scrambled egg. Yung mga chicken na saying. Ulitin ko lang, ha, bilang closing remark ko. Parang, do not all your eggs and one basket. And make sure you have more than one chicken. Okay na? Okay. Abangan nyo po. May lesson po yung mga saying namin na yan. Hindi lang halata. Sa mga ano, oo. Oo, may lesson lang. May lesson yan. Bakla lang kasi ng salita, kaya parang wala lang. Nasa previous episodes po. Tumawa kasi namin eh, pero meron din. Tumawa kasi kami. May sense yan. Kala nyo lang wala. Pero may sense, oo. So, yung pero yung huwag ka lang talaga maging parent. Oo, mag-abang lang kayo sa page. I-announce namin yung next topic namin. At kung may meet and greet, charot! Yes, so, pag-usapan muna namin dahil yung original na to, kung hindi na-cancel yung isang buwan na-cancel, dapat June 14 nagkita na tayo. Diba? Oo. Dapat so, nagpa-meet and greet na kami. Pero dahil kakausapin pa po namin ang Armed Forces of the Philippines sa Tampi NP, para sa aming protection. Para bigyan kami ng protection. Oo, kasi remember si CIDG. Remember si Cardo Dalisa ay patay na. So wala nang immortal. Wag ako. Walang bidang na mamatay ng Martes. Oo, napanood ko yun. Ay, nakita ko yun. Walang bidang na mamatay ng Martes. Pero kung namatay na si Cardo Dalisay, lahat tayo. Nalalapit na ang wakas. Malayo. Immortal alam forever. So, yan. Ang dami na. Ang ano natin, nag 2 hours yata tayo ngayon dahil ang tagal na. Gumawi lang po kami. So, tapos nilamangan pa po si Rhea ng internet niya.
Usually talaga 1 hour lang ito. So, usually. Oh, 1 hour and 42 minutes. Hindi pa pala. Never pa pala naging 1 hour. Hindi tayo nag 1 hour. Huwag kang etcheserang palakaka. Pero may mga, lagi kasi kami may mga late, may mga... Pilingera tong 1 hour. Che! So, oo. Ayan. So, kung may value kayong nakuha, feel free to share and comment. Ganyan. And no, like. Kung may gusto po kayong pag-usapan namin, gusto nyong kunin yung opinion namin, message lang si Nizza, then we'll definitely work on that as well. Yes, kung may gusto kayong, oo. So, si Nizza lang message nyo. Wala kaming kinalaman dyan. Charot, wag kami. Idadamay ko rin naman sila kahit ano pang mangyari. Idadamay ko rin naman sila so wala silang takas. Oo. Ayan. Opo. So, ayun. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Yes. Episode 19. My God, 20 episodes sa tayo next week. Yes. Kalain mo. Oo, diba? Kalain mo yun. Compile natin. Gagawa ako ng post na compilation ng lahat para kung gusto nyong balikan. Tapos yung mga links nandoon. So, sabahan niyo yung highlights. Yung highlights, huwag kang maging parent. Yung highlights, oo. Alagay natin yung mga saying nila. Kakabuisip. Napag-usapan na natin yun, di ba? Yung paano pag-usap, paano i-kausapin. Meron na tayo yung episode doon. Paano kausapin ang... Ayun, nagkaroon tayo ng... Nag-comment kasi si Rose kanina, sabi niya, ouch. Tapos ni-replyan ko, sabi ko, Rose, bakit ouch? Kasi nga, mom daw siya, and lahat siya sa bahay, kineme. So, syempre, sinagot ko na naman ang pabalang. Binarubs mo na naman. Hindi naman masyado, very slight lang. Sabi ko kasi, I'm sure na-explain mo na. Try mo ipakita sa kanila ginagawa mo. Try mo din ipagawa. Well, the best way for your husband to understand you is pag-freelancing mo rin siya. Oo. Tinan mo ginawa ko sa akin. Tayo, madam, wala tayong problema. Edgy. Pinag-freelance din namin yung mga jowa namin. Tapos, yung sweldo nila sa amin pumapasok. Diretso sa bank account din namin. Masaya tayong lahat. They are at our mercy. Winner, oo. Digat-agat ako ngayon, bakla. Debe. Ayan. So, yun. Thank you sa mga sa thank mga you. Sa inyo. Thank you. Maraming salamat. See you next week for episode 20. 20! Yay! 20 na, yes. Umabot tayo 20. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.